Ito, mga sangkay, sigurado magugustuhan nyo po ang balitang ito. Ako po, anyway, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po yung ating channel at pakiclick din po ang bell notification para ma-update po kayo. At syempre, road to 1 million subscribers na po tayo. Ilang tulog na lamang po, mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, i-like nyo rin po ang video na to. Napaka-easy lamang pong gawin yan, no? I-like nyo na. Para mas marami pong makapanood. So, gusto ko lamang iparating sa inyo itong napaka-cute na balita. Napakagandang balita na ito. Nakaraan kasi, mga sangkay, nabalitaan po natin na na-approve na nga po itong magiging project ng isa sa pinakamayaman sa buong mundo, si Elon Musk. Ito po yon. Ang Starlink registration na-approve dito sa Pilipinas ng NTC o National Telecommunications Commission. So, napakagandang development to, mga sangkay. At ngayong na-approve na, tuloy na nga ang project na ito. At eto, mga sangkay, may balita. Ito, basahin po natin. Mula po ito sa SMNI, sa paborito po nating news channel. Starlink ni Elon Musk makakatulong sa internet connection sa mga malalayong lugar sa bansa. Ayon po ito sa incoming DICT chief. Okay, ayos, no? Ang susunod nating DICT chief ay nagsalita at makakatulong daw po ang ang Starlink ni Elon Musk sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar. Halimbawa po, mga sangkay, yung mga liblib na lugar, yung mga hirap na hirap po talaga sa signal. Opo, ang dami niyan sa amin. Kaya nga, mahirap doon magstay, mga sangkay, lalong-lalo na kung ang work mo, gumagamit ka ng computer, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, karamihan po ng gawain, nakatuon sa internet. So, kawawa po yung mga liblib na lugar. Mayroon po akong kilalang lugar o alam na lugar doon sa Samar na yung lugar nila, nasa baba po ng bundok. Napapalibutan po ng mga bundok. So, ang nangyayari, yung barangay nila, walang signal kahit kakaunti man lang. As in, wala po talaga. Wala. Hindi kayang abutin po ng signal ng internet. So, ito daw pong Starlink ni Elon Musk ay maaabot po yung mga liblib na lugar. So, tingnan po natin, mga sangkay. Welcome development sa paparating na Marcos administration ang pagpasok ng Starlink na magbibigay sa bansa ng makabagong internet access services. Ganda to yung mga sangkay. Hindi pa nakakaupo si BBM, pero eto na. Sa bagay, dahil na rin po ito sa no? Kumbaga, naumpisa ni President Duterte. At ngayon, blessing din kasi si BBM yung uupo. So, kumpiyansa po yung mga negosyante na pumasok sa Pilipinas. Kasi may utak. Kung walang utak yung uupong pangulo ng ating bansa ngayon, malamang sa malamang, kakabahan sila. Para kay DICT Secretary Designate Ivan John Enrile Uy, malaking tulong ang Starlink para mabigyan ng internet ang mga malalayong lugar sa bansa. Akmang-akma rin aniya ito sa Pilipinas na isang archipelago o binubuo ng kapuluan. Ako po. Yung iba nga, umaakyat pa. Totoo yun, mga sangkay. Yung umaakyat po talaga yung iba sa bubong. Ako naranasan ko yun, mga sangkay. Yung aakyat ka sa isang bundok para lang makapagpasignal. Dali, madalas kong ginagawa yan kapag nasa bakasyon. Kasi wala nga po, wala talagang kasignal-signal po yung internet natin doon. Ang dami po yung mga liblib na lugar. Sabi po ni Uy, ang Starlink ay napakagandang teknolohiya. At dahil tayo archipelago, maaring mabigyan natin ng koneksyon kaagad
yung mga areas na medyo malayong malayo, na medyo malayong malayong malayo, lalong-lalo na yung mga nasa bundok. Ito nga ang sinasabi ko, mga sangka, yung mga nasa bundok, hirap na hirap po yan kasi natatabunan ng mga bundok, ng mga punong kahoy, kagubatan, walang internet po talaga. So ito po ay, alam nyo, kabahagi po ito. Ito yung tinutukoy po ni BBM, nakaraan mga sangkay, na isa sa project niya is digital infrastructures, mga sangkay. At sa mga isla na maliliit na hindi kaya abutin ng submarine o fiber optic cables natin. So this is very good news for our brethren who are in the more distant areas. So maganda po, maganda ang kaganapan na ito. Wini-welcome po natin yung mga ganitong klaseng proyekto sa Pilipinas, no? Bangklaseng, gaya nga sinabi ko, wag na po tayo magpapasok ng kung sino namang dilawan. Kasi alam nyo, madala na po tayo. For more than 3 decades, mga sangkay, 3 dekada mahigit, almost 4, napabayaan pong Pilipinas. Wala pong ginawa itong mga dilawang, hindi mamulitika na mamulitika. Walang mga proyekto, mga loko. Ayun, may mga project naman sila, pero puro ribulto. Ito, ang bilyonaryong si Elon Musk ng SpaceX ang nagdevelop ng Starlink o ang Low Earth Orbit Satellite para sa broadband technology na magbibigay ng internet services kahit sa malalayo at liblib na lugar sa bansa. Buti naman yung lugar namin na napakahina po talaga yung signal. No? Mukhang eto na. Sa mga kabarangay namin, mga kalugar namin dyan sa Samar, eto na yung chance para talagang magkaroon po tayo ng internet doon. Kasi ito po talaga yung malaking problema doon sa amin. Yung problema sa internet. Kaya nga, nung nagkaroon pa ng pandemic, ang problema noon eh, nung nagkaroon ng, ang tawag dito, online classes. So, kawawa po yung mga bata na talagang, wala na, maliban sa walang cellphone na pwedeng gamitin pang online class, o laptop or tablet, wala po talagang signal-signal. Kaya nga, yung iba, umaakyat pa po ng puno, nilalagyan ng upuan doon para lamang po makapag-internet nitong pandemic, mga sangkay, at buwis-buhay po talaga. So, ito na yung chance. Napakagandang balita na ito. Bukod dyan, nakikita rin ni Uy na walang magiging problema sa Starlink sa seguridad dahil hindi na kailangan dito ng mga tore. Diba? Hindi na kailangan ng mga tore dyan, mga sangkay. Hindi tulad ngayon na ang nangyayari, pinapabagsak pa po ng mga New Pink Army kapag hindi po nakakapagbigay ng bayad sa kanila. Mga loko yung mga yan. Hindi katulad sa mga telecommunications company ngayon sa bansa na pinapasabugan ang tore ng mga rebelde para kikilan. O, diba? Ito yung tinutukoy ko, mga sangkay. Isa sa mga ginagawa kasi nitong mga New Pink Army, kapag hindi nagbibigay sa kanila, ayun, dali. Pinapabagsak yung tore. Diyan po papasok yung Starlink, mga satellite connectivity, once na wireless at satellite connectivity, wala silang tore na mapapasabog. Ayun! Ay, nako, sa wakas, mga sangkay. Sa wakas. Hindi na tayo, hindi na mamroblema dito si Elon Musk. Kasi ang problema po talaga sa Pilipinas, yung mga tore, pinapasabog po nito mga loko. So, magandang development ito. Bago po pumasok si President Marcos, at ang Starlink po talaga ay magiging kabahagi na po ng Pilipinas. At nakakatuwa na may mga ganitong klaseng project
Kasi problema po talaga yung internet sa mga malalayong lugar. Tayo dito, nai-enjoy po natin, nakakapag-communicate tayo. Sila doon, wala. Hindi ko alam kung paano gumagana yung ligawan doon eh. De, medyo nag-improve naman yung ligawan na doon sa mga probinsya, mga sangkay. Pero dito kasi, di ba, mga ligawan, talagang ano na lang, online ligawan, pambihira yan. Pero hindi yun yung focus. Ang focus dito yung makakapag-communicate tayo sa ating family at yung mga online business, no? Kasi ngayon, ang nangyayari, tawag dito yung naging market po talaga, especially nitong pandemic, ay dito po talaga sa internet, online. Di ba nga, nauso po yung pagbebenta ng mga damit via online, pagbebenta po ng mga ngayon yung ano yung dati ay na-order lamang po natin yung mga pagkain doon, magbibili tayo sa labas, pero ngayon mau-order na po natin online, 'di ba? Halos karamihan ngayon online, bibili ka ng mga ano, pwede ka nang bumili sa online, mga gamit, mga sangkay. Kaya nga lang, ingat-ingat po tayo sa mga scammer, ha. Kasi ang dami po talagang scammer ngayon sa online. Wag na wag basta-basta magbibitaw ng pera sa online kung hindi ka nakakasiguro na yun ay legit na totoong tao at totoong nagbebenta o bumibili, mga sangkay. So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Nako, napakagandang pasabog na balitang to. So like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.